Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Oktubre 28, taong 2024. 58 days to go, bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, Bagyong Leon lalo pang lumakas, kaulapang dala ng naturang bagyo, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa kahit hindi ito magla-landfall. Pinsala naman ng Bagyong Christine sa agrikultura, pumalo na sa 3 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. At mamaya ang tabay tayo mga kabombo, imbisigasyon ng Senado sa War on Drugs. Ito tuloy, dumaluman o hindi, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang itong si Senator Bato de la Rosa, nangakong hindi raw pag-iinitan yung mga nag-aakusa laban sa kanya. Isang 8 lugar sa bansa na sa ilalim pa rin ng state of calamity. Kasong plunder, inirekomenda naman ang ilang mambabatas laban kay Vice President Sara Duterte. Balita sa Ibayong Dagat, ang Egypt inilatag ang ilang rekomendasyon sa peace deal sa Gaza. Ang China naman tiniyak ang pagganti sa Estados Unidos dahil sa pagbibenta nito ng armas sa Taiwan. Sa balitang palakasan, Philippine Olympic Committee plansyado na ang bilang ng mga ipapadalang manlalaro sa darating na SEA Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umalo na sa 3.11 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa agrikultura pa lamang. Yan ay batay sa pinakabagong data na inilabas ng Department of Agriculture. Sa ulat nga ng ahensya, ang mga lubhang na pinsala sa agrikultura ay ang bigas at tinatayang aabot itong mga kabombo ng mahigit 150 metriko tonelada, sunod ang mais at ganun din yung mga high value crops kasama na ang produktong cassava at iba pang mga produkto na pinuproduce doon sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Bunsod dito, apektado rin ang mga alagang hayop na aabot naman sa 2,800 na mga naitalang nasawi, habang marami din ang mga naitalang na perwisyo na mga palaisdaan. Yung pagtugon naman ng pamahalaan, sinabi nga ng Department of Agriculture na magbibigay sila ng mahigit 500 milyong pisong halaga ng agricultural inputs. Mula yan sa field office nito para sa mga apektadong rehiyon. Nauna nang inanunsyo ng ahensya noong araw ng Sabado na magbibigay sila ng 1 bilyong piso sa pamamagitan ng Quick Response Fund upang matulungan na makabangon ang mga apektadong lugar at mga magsasaka. Makakatanggap din ang mga ito ng hanggang 25,000 mula yan sa Recovery Loan Program ng Department of Agriculture na maaari namang bayaran sa loob ng 3 taon nang walang ipapataw na interest. Bombo Weather Update. Mga kabombo at Caster Nation, patuloy nga na kumikilos ang Bagyong Leon sa silangang bahagi ng katubigang sakop ng ating bansa. At sa kabila ng galaw nito, ay naasahan hindi naman ito direktang magla-landfall sa alinmang bahagi ng Philippine landmass. Magdadala naman mga pag-ulan ang trough ng kaulapang dala nito sa ilang lugar naman sa silangang Luzon, Visayas at Mindanao. Batay sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 840 km east ng Central Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na pumapalo sa 85 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 105 km per hour. Mabagal rin ang galaw nito pa westward sa bilis na 10 km per hour. Ngayong araw mga kabombo, ay asahan na ang mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Diyan ho sa may bahagi ng lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, Visayas, Occidental, Mindoro, Palawan, Zamboanga del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Island dahil yan sa trough ng Bagyong Si Leon.
Bagyang maulap naman hanggang sa maulap na papuri na may mga pulupulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat naman ang iirala ngayong araw dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dulot pa rin yan ng localized thunderstorm. Inaasahang lalakas pa ang Bagyong Leon sa susunod na 24 oras. At mga kabombot Kasar Nation, sa tracking ng bagyo ay posibleng tumbukin nito ang Taiwan sa araw ng Biyernes. Samantala, posible namang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang naturang sama ng panahon sa Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Bombo Vic, yes, nice, nice ko lamang maitanong ano. Kung hindi man ito magla-landfall, ibig sabihin natin pagka-landfall, yung direktang pagtama ng mata ng bagyo, ano? Pero ano ang pinaka tinatawag nating closest location ito na mangyayari dito sa mga isla o kaya naman ay Luzon landmass for that matter, Bombo Vic? Batay doon, Bombo Dennis, sa galaw nitong bagyo, ang closest na maaring o lapitan nitong si Bagyong Leon, eto ngang may bahagi ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Dahil nga ang tracking nito, Bombo Dennis, ay patungo doon mismo o tutumbukin mismo nitong Taiwan. Alam naman natin na malapit itong Northern, Extreme Northern Luzon dyan sa may bahagi ng Taiwan. Okay, one just last point. Maliban dito sa Bagyong Leon, wala na ba itong kasunod, Bombo Vic? Dahil syempre, nag-aalala pa rin yung ating mga kababayan dito sa sunod-sunod na mga kalamidad na tumatama sa atin. So far, Bombo Dennis, meron tayong nga minomonitor na mga cloud cluster dyan sa may bahaging silangan ng Mindanao. Bagamat malabo pa ito na mabuo bilang isang low pressure area, at sa mga susunod nga na araw, ito pa lang yung bagyo na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga, Bombo Dennis, si Bagyong Leon. At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay patuloy natin tutugay-gayan itong mga development kaugnay pa rin dyan sa epekto ng Bagyong Leon. Samantala, nagbigay naman ang direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na unahin doon sa listahan ng mga mabibigyan ng prioridad sa alokasyon ng gasolina ang mga paggamutan. Yan ay sa gitna na rin ang ulat ng pagbaba ng fuel supply doon sa mga oil depot na pinagkukunan, lalo na yung southern at southwestern area ng ating bansa na tinamaan talaga ng bagyo. Ayon nga sa Pangulo, kinakailangan na masigurong may magagamit na gasolina at yan ay para doon sa mga generator sets ng mga paggamutan, habang dapat din na maging prioridad ang mga responders. Idinagdag pa ng Pangulo na kailangang masiguro din ang fuel distribution doon sa mga tanggapan na may kinalaman sa pagtugon sa iba't ibang aksyon na ginagawa ng pamahalaan para naman sa mga apektadong residente. Iniulat sa tanggapan ng Chief Executive na may ginagawa ng pagkikipag-usap ang Energy Department sa mga oil companies na unahin sana ang distribution nito sa mga typhoon-affected areas kagaya ng Bicol Region. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, the priorities will be, first of all, will be the hospitals who need further generators. Yes. They will need, so the hospitals for all the responders, and then the agents, the offices, the agencies that are working. Bagi yan mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nga rito mga kabombo, nagsagawa ng inspection ng Pangulo, ngunit ito ay gagawin din sa iba pang bahagi ng mga naapektuhang lugar ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa pagkakataon ito mga kabombo, ko tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamaan dyan sa may bahagi ng Senado, sapagkat ito ngang investigasyon ng Senado sa umano'y war on drugs ng dating Administrasyong Duterte, abay itutuloy, dumaluman o hindi, etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan at tinutukan ni Bombo JC Galvez. Itutuloy ng Senado ang investigasyon sa war on drugs ng Duterte Administration. Dumala o hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel III. Nakatakda ngayong araw ng Lunes, Oktubre 28, ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa madugong drug war nung nakaraang administration. Git ng senador, higit sa 30 ang kanilang inimbitahan sa pagdinig at marami ang babiyahe para makadalo sa hearing. Hindi ma-hostage anyang pagdinig sa war on drugs dahil lamang sa kawalan ng presensya ng isang tao. Bagamat aminado si Pimentel na mahalaga magiging testimonya ni Duterte, pero hindi naman niya kontrolado ang kilos ng dating punong ehekutibo, lalo't malayo rin ito sa Maynila.
Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva, nais niyang susugan ang sinabi ni Pimentel na clean slate ang gagawing investigasyon upang walaan niyang maging bias. Gusto nila kanyang simulan sa umpisa at magkaroon ng well-rounded investigation sa war on drugs. Gusto kong susugan yung sinasabi mismo ni Chairperson Coco Pimentel na we will start na may clean na blanket, clean slate, start in a clean slate, not with regard to whatever na nasimulan before, para masiguro namin na wala kaming bias. And yun na, nung kinausap din ako ni Senate President Escudero, ang marching orders niya is seek ng thorough, impartial, and well-rounded investigation. So yun yung gusto naming mangyari. Ayaw namin magkaroon ng bias, ayaw namin magkaroon ng yung kung ano man yung narinig namin na before. Gusto namin itong pagsisimula na ito ay blank slate at wala kaming titignan ng iba kung hindi kung ano yung makukuha namin dito sa investigation. Sinabi ni Pimentel na hindi magiging unlimited o walang katapusan ng investigasyon sa war on drugs kung saan limitado lamang mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang kanilang hearing ngayong araw. Target din nila kanyang abutin lamang ng 3 hanggang 4 na hearings at saka babalangkas ng committee report o tapusin ang investigasyon bago matapos ang taong ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, nangako naman itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi niya tatakutin o kaya ay ihaharas yung mga testigong magdidiin sa kanya laban sa usapin ng war on drugs maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nais lamang umano niya doon sa naturang imbestigasyon ay maging malinaw ang usapin at mabigyan ng tsansa na magpaliwanag ang bawat panig at ito ang kanilang layunin sa pagsusulong ng naturang pagsisiyasat. Kung ganyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald de la Rosa. Yes, I don't need to prepare. I don't need to prepare. The truth is, andyan naman yung truth, hindi mo yung mapapalitan. I know the truth. I know the truth. Kaya hindi nila ako pwedeng, gawan-gawan ng istorya na kung ano-ano allegation na sasabi nila. Kailangan malaman natin yung katotohanan. And I'm not going to harass them. I'm not going to use my power as a member of that committee. I will just establish ko lang talaga yung katotohanan. Bagian ng mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inaasahan kasi ang pagharap mismo ni ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagamat una na nitong tinanggihan naman yung pagdinig doon sa kamera dahil sa ilang mga kadahilanan. Samantala, abot sa mahigit 1,155 na mga barangay ang tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau bilang prone sa landslide at pagbaha. Kasunod pa rin niya ng pananalasa ni Severe Tropical Storm Christine sa bansa. Iniulat ng ahensya na ang probinsya ng Cagayan ang pinakamaraming prone sa paghuho ng lupa at maging sa mga insidente ng pagbaha kung saan nakapagtala ito ng 802 na barangay. Sinda naman ito ng probinsya ng Batanes, Isabela, Negros Oriental, Apayao, Kalinga, Ilocos at Occidental Mindoro, maging sa may Palawan, Aklan, Antique, Iloilo at Negros Occidental. Ang mga naitalam nga barangay sa prone sa landslide at pagbaha ay batay sa kanilang 100 mm at 150 mm weather research and forecasting model rainfall threshold values. Habang pinag-iingat naman ng mining company ang publiko na mag-monitor sa kanilang mga lugar kung saan nakakaranas ng paghuho ng lupa na maaaring mangyari pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw sa susunod na itong sa sunod-sunod na pag-ulan. Nirekomenda naman ng ahensya mga apektadong barangay na magsagawa ng kanilang preemptive evacuation protocols para sa mga residente ng kanilang lugar kung sakaling lumala pa ang kanilang mga sitwasyon.
Samantala, pumalo na sa mahigit 58 na mga lugar sa buong bansa ang nadeklara na nasa ilalim ng state of calamity dahil yan sa Bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nang pinakamarami ay mula dyan sa Bicol Region. Meron itong mahigit 70 na mga lugar. Sinusundan niya ng area ng Calabarzon, ganun din yung Eastern Visayas at ang mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at mga karating na lugar ay pawang naapektuhan din ng pananalasa ng naturang kalamidad kaya't nagdeklara ng state of calamity. Sinabi naman ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Edgar Posadas na nagsasagawa pa rin sila ng validation sa tunay na bilang ng mga nasawi at yan ay unang napaulat nga na nasa 100 na ang naturang bilang ngunit patuloy pa ang pagkalap ng mga karagdagang impormasyon kung ang mga ito ay sadyang namatay dahil sa bagyo kung ito ay may iba pang kinakailangan ikonsidera sa naturang pagbibilang. Samantala, umabot na sa 3.3 billion pesos mahigit na infrastruktura ang halagang iniwang pinsala nga nitong severe tropical storm Christine sa kabuuang 38,333 na paaralan sa Pilipinas. Ang naapektuhan ay niyan sa datos ng Department of Education. Sa partial na datos nga ng DepEda, abot sa 2.7 billion pesos ang pag-reconstruct ng mga naapektuhang classroom at karagdagang 680 million pesos naman para sa mga major repairs ng mga ito. Ayon pa sa naturang ahensya, nasa 2,700 classrooms ang naapektuhan ng Bagyong Christine habang 1,361 naman ang iba pang hinihinalang na damage o nasira. Dahil dito, apektado naman ang nasa 19.4 million na mag-aaral at 786,726 na mga guro at non-teaching personnel. 1,047 na paaralan pa kasi ang kasalukuyang ginagamit bilang mga evacuation center para yan sa mga nasalanta ng naturang sama ng panahon. Isinasailalim naman ang nasa 861 na paaralan bilang secondary hazard na apektuhan ng pagbaha at mga insidente ng pagguho ng lupa. Oras natin sa buong kapuluan, 16 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Nakabantay ngayon ang Department of Health dun sa posible na naman na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Kasunod na rin ito ng naranasang mga pagbaha dulot ng severe tropical storm Christine. Ayon nga kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na naka-alerto ang ahensya sa muling pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dahil yan sa sunod-sunod ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Pilipinas. Naiulat kasi kamakailan ng Department of Health sa kanilang data na ang pagbaba ng mga kaso ng leptospirosis nitong buwan pero anya mukhang mag-uumpisa na naman ang pagtaas ng mga ito sa susunod na 2 linggo dahil nga sa naranasang epekto ng bagyo. Nanawagan naman si Domingo sa publiko, lalo na doon sa mga nasa evacuation centers at hinikayat na pumunta sa mga health center kung makakaranas nga ng mga sintomas ng leptospirosis upang mabigyan agad ng mga karampatang gamot. Yung mga lumusong naman sa tubig baha, kahit walang sugat, ay pinapayuhan pa rin na magpatingin sa doktor o kaya naman ay mag-take ng kinakailangan mga gamot upang mapanatili ang kaligtasan ng kalusugan. Abot mga kabombo sa kabuuang 11 barangay doon sa San Fernando City sa lalawigan ng Laguna ang nalubog din sa tubig baha. Yan ay sa pananalasa ng Bagyong Christine at mula yan sa kabuuang alos 30 mga barangay sa naturang syudad. Ayon pa sa kinatawan mula dyan sa naturang lugar na si Congresswoman Ann Matibag, partikular na nalubog sa baha yung mga barangay malapit sa Laguna Lake kung saan ay nilikas yung mga residente patungo sa mga evacuation centers. Kaugnay nito ay nagpatawag na ang mga opisyal sa naturang lugar ng interagency meeting sa San Pedro top offices para yan talakayin ang pangmatagalang solusyon sa problema ng mga pagbaha sa panahon ng mga bagyo at habagat at iba pang mga kalintulan na nagdadala ng pagtaas ng level ng tubig. Sumama na rin sa pulong ang mga kinatawaan ng Department of Public Works and Highways
National Disaster Risk Reduction and Management Council, San Pedro City Engineers at Laguna Lake Development Authority. Kasama sa napagkasunduan mga kabombo, ang pagbibigay ng solusyon at improvement doon sa drainage system at sewer ng lungsod. Gayun din ang pagtatayo ng pumping o pump stations at flood control gates hanggang sa Laguna Lake. Isinusulong din ni matibag ang pag-filter doon sa tubig ulan para naman mapakinabangan ito ng mga residente. Bombo International News. Inilatag ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi ang kanyang dalawang araw na ceasefire deal sa Gaza. Sa ginawang pulong nito kasama si Algerian President Abdelmahid Tebboune sa Cairo, sinabi nito na sa ceasefire ay magkakaroon ng palitan ng bihag ng mga Israel at ilang mga Palestinian prisoner. Ang nasabing pag-uusap ay magpapatuloy sa loob ng 10 araw ng pagpapatupad ng pansamantalang ceasefire para tuluyang maabot ang permanenteng pag-uusap. Umaasa ito na mayroong magandang bunga ang ginagawang pulong ng mga delegasyon sa Israel na nasa Qatar. Samantala, pumalo naman sa mahigit 180 journalist ang nasawi sa Gaza mula nang sumiklab ang kaguluhan mula pa noong Oktubre ng nakalipas na taon. Ayon sa Government Media Office ng Gaza, na ang pinakahuling mga nasawing journalist ay ang 3 Palestinian journalist na nasawi dahil sa pag-atake ng Israel. Dahil dito ay umapila sila sa mga international community na makialam na para hindi lumala pa ang mga insidenteng ito. Una dito ay inakusahan nga ng Israel ang ilang mamahayag ng mga miyembro ng Palestinian armed groups. Samantala, sa iba pang mga balita sa Ibayong Dagat, tiniyak naman ng China na hindi nila papalampasin ang ginagawang pagtulong ng Estados Unidos sa Taiwan. Kasunod nito sa pag-aproba ng US ng $2 billion na arms sale package sa Taiwan. Kinabibilangan nito ng surface-to-air missile system at radar bilang paraan para matapatan ang tumataas na military power ng China sa Asia Pacific. Ayon sa Foreign Ministry Office ng China, na ang ginagawa ng Estados Unidos ay isang paglabag sa kanilang soberanya. Gagawin ani nila ang lahat ng makakaya para mapanagot ang United States. Magugunita nga ipinagpipilitan pa rin ng China na bahagi pa rin nila o bahagi pa rin ng kanilang bansa ang Taiwan. Balik sa mga balita sa Pilipinas, umabot mga kabombo sa halos 200 ang nabawas na doon sa mga pasaherong stranded sa Pantalan kasunod yan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ito naman ang kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Ports Authority. Ayon nga kay Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Monte, mayroon na mga hindi nakabiyahe doon sa mga lugar sa Bicol Region, maging sa Palawan, Negros area at maging sa Zamboanga area na siyang nagdudulot ng pagkabalam ng ilang mga pasahero. Sa kabilang banda ay namahagi naman ang kanilang tanggapan ng mga pagkain para sa mga pasaherong stranded. Batay nga sa contingency measures ng ahensya, iminungkahin itong magbigay ng assistance kasama na ang Department of Social Welfare and Development para yan sa mga pasaherong stranded. Inaasahan naman ng Philippine Ports Authority ang pagbuhos pa ng mga tao, halos nasa 1.6 na milyon ng mga pasahero sa mga pantalaan sa pagsalubong sa panahon ng Todos Los Santos sa Nobyembre at susunod na linggo na mangyayari ito. Samantala, sinabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na wala ng stranded ng mga pasahero sa mga paliparan kahit sa mga apektadong lugar noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon pa sa ahensya, ang mga nananatiling kansiladong flights ay dahil yan sa iba't ibang usapin ng mga airline companies at wala naman dun sa mga paliparan naghihintay ang mga pasahero. Sa iba pang mga mainit na balita, kumanta si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Police Colonel Rina Garma na minsan na siyang tumanggap ng pabuya sa ilalim niya ng reward system ng War on Drugs ng dating Administrasyong Duterte.
Mga kabombo, batay nga sa isinumiting affidavit ni Garma, sinabi nitong ang kanyang pabuyang natanggap ay matapos ang kanilang matagumpay na operasyon sa ilalim yan ng madugong war on drugs. Ayon kay Garma, dalawang beses siyang nakatanggap ng pabuya nang may mapatay sa kanila mga ikinasang operasyon o itong mga anti-illegal drug operation noong panahon ng drug war. Nabatid na ang isang pagkakataon na nakakuha siya ng reward nang magsilbi naman itong station commander sa Davao City kung saan isang drug personalities ang nabaril ng pulisya at kalaunan nga ay nasawi sa ospital. Aabot aniya sa 20,000 pesos ang kanyang natanggap mula kay Sergeant Suan at inabot naman ni Boy Alice. Isa rito ay noong siya naman ang station commander dyan sa Sasa kung saan suspect nga ang nabaril at kalaunan ay namatay. Sa pangalawang pagkakataon na nakatanggap ito ng pabuya ay matapos mamatay naman ang isang pusher ng isang gasolinahaan si Janho sa parehong lungsod. Paliwanag ni Garma, ang pabuya ay nakadepende sa drug personalities na mapapatay sa operasyon na maaaring umabot naman hanggang sa 1,000,000 pisong pabuya. Kung maalala, sinasabing libu-libong individual nga ang nasawi sa ilalim ng nakalipas na Administrasyong Duterte. Karagdagan pa sa ating mga balita, kumpiyansa ang House Squad Committee na totoo na nagkaroon talaga ng reward system. Yan ay sa panahon ng War on Drugs ng Duterte Administration. Anya sa naturang lupon, ito ay matapos na patutuhanan ng mga naging pahayag nitong si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma at iba pang mga resource person na humarap din sa mga nakarampag dinig ng naturang lupon. Sa nakalipas na siyam na pagdinig ay nakakuha umano ng sapat na mga dokumentasyon ang naturang komite at maging si dating National Police Commission Chief at Colonel Edelberto Leonardo ay naging bahagi din ng naturang data kung saan ay naging laman ng kanyang salaysay ang mga pahayag din ni Garma matapos na isagawa ang interpelasyon ni Manila Congressman Benny Abante. Sa naging affidavit nga ni Garma ay pinatunayan lamang nito ang pagkakaroon ng reward system sa nakalipas na Administrasyong Duterte na maging siya ay nakatanggap din ng pabuya. Matapos nga naging kumpirmasyon ni Leonardo at Garma, sinabi ni Congressman Abante na naniniwala ito na may naganap talagang abutan ng pabuya. Ayon naman kay Quad Committee Overall Chairman Congressman Robert Ace Barbers, sa mga nakalipas na pagdinig ng komite, ito ang pinaka-importanteng naging isyo ng pagtalakay may kinalaman sa extrajudicial killings sa nakalipas na Administrasyong Duterte. Dahil nga sa mga development na yan, hindi malabong magsimula na ang Department of Justice na gumawa ng sarili nitong investigasyon. Samantala, tinitingnan ngayon ang House Committee on Good Government and Public Accountability na irekomendang sampahan ng kasong plunder. Ito si Vice President Sara Duterte. May kaugnay nito sa hindi maipaliwanag sa paggastos ito na aabot sa 112.5 million na confidential fund, sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. na ito ang ikinukonsidera ng panel kapag bigo pa rin si Duterte kung saan napunta nga. Na ipaliwanag kung saan napunta itong nasinasabing halaga ng confidential funds na na-cash advance noong ito'y kalihim ng Department of Education ng taong 2023. Iginiit pa ng Pampanga 3rd District Representative na mahalaga ang pagkakaroon nga ng kaukulang transparency sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Sa mga nakalipas na pagdinig kasi ay kinisyon ng mambabatas kung bakit nailabas nga itong naturang halaga ng pondo sa tatlong magkaibang tseke na nagkakahalaga ang bawat isa ng 37.5 million pesos na ginawa lamang sa unang tatlong quarter ng nakalipas na taon. Samantala, binatikos naman ang kamera ang anilay estilo nitong si Vice President Sara Duterte sa paglilihis nito ng atensyon sa harap ng mga kinakasangkutang kontrobersiya at partikular nga na hindi nagustuhan ng mga mambabatas ng kamera ang pahayag ng pangalawang pangulo hinggil sa paghukay daw ng katawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pagtatapon nito sa West Philippine Sea. Ayon sa House Committee on Good Government and Public Accountability, malinaw na estratehiya ito ng pangalawang pangulo para ilihis lamang ang atensyon
mula sa mga katanungan hinggil sa paggastos niya sa pondo ng gobyerno. Sa mga pagdinig kasi ng komite nga ay na-question ang paggamit ng pangalawang pangulo ng milyong-milyong piso. Mula yan doon sa kanilang confidential fund na ibinigay sa kanyang tanggapan. Anila, sa halip na magpaliwanag ang pangalawang pangulo kung saan napunta ang naturang pondo, naglabas ito ng mga batikos at nagturo ng ibang pangalan. Una na rin naungkat ang pondo sa pagtatayo nga ng mga silid-aralan noong kalihim pa siya ng Department of Education. Inamin kasi na Education Secretary Sunny Angara na problema nila ngayon ang kakulangan naman sa mga silid-aralan. Sa ibang balita muna mga kabombo, importante nga malaman ng atin po mga kabombo ang magiging presyo ng pagbaba o pagtaas man ng halaga ng petrolyo sapagkat ito bukas ay magpapatupad na naman ang panibagong adjustment sa produktong petrolyo. Malalaman kasi ngayong araw mga kabombo kung magkano talaga ang panibagong oil price adjustment. Base kasi sa pagtaya ng Department of Energy na maaaring walang ganong paggalaw o maaari namang din tumaas hanggang 20 sentimo sa kada litro ang gasolina. Habang ang diesel ay tinatayang magtataas ito ng hanggang 50 sentimo sa kada litro. Maging ang kerosene ay inaasahan din na magtataas mula 40 sentimos hanggang 50 sentimos kada litro. Isa sa mga nakikitang dahilan ng naturang ahensya ukol sa pagtaas ay ang mataas na demand ngayon ng gasolina sa South Korea. Kasama na rito ang patuloy na nagaganap na tensyon sa pagitan ng Israel at ng bansang Iran. Samantala sa iba pang mga balita, walang inila ang pondo ang Kongreso para bigyan ng reward ang mga pulis na pumatay ng mga drug personalities. Ayon kay Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairman ng House Committee on Public Order and Safety, bagamat naglaan ang mga nakaraang kongreso para sa pagpapatupad ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, walang inilaan para gantimpalaan ng pamahalaan etong mga pulis at mga vigilante na nasa likod ng extrajudicial killings. Igiginit pa ng mababatas na etong pondo na inilaan ng mga nakaraang kongreso sa war on drugs campaign ay para matugunan ang problema kaugnay ng illegal na droga at mabawasan ang krimen at hindi para gumawa ng mga hakbang na labag sa batas. Sa dalawang affidavit na isinumite ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garba sa House Squad Committee, kinumpirma nga nito na mayroong reward system sa war on drugs ni Duterte kung saan binibigyan ng pabuya ang mga nakakapapatay na mga isinasangkot sa illegal na droga. Ayon kay Garma, ang war on drugs campaign ay mula sa tinatawag na Davao Model na siyang ginamit naman ni Duterte sa Davao City noong siya ang alkalde ng naturang lungsod. Sa kanyang unang affidavit, sinabi ni Garma ang kaibigan nga ni Duterte na si Senador Go ang siya umanong nangangasiwa at nakikipag-ugnayan sa reward-driven anti-drug campaign. Ayon kay Garma, isang retiradong police colonel, ang reward ay nagkakahalaga nga ng 20,000 pesos hanggang 1 milyong piso, depende pa rin yan sa target na personalidad. Sa kanyang ikalawa affidavit naman, kinumpirma ni Garma na mayroong Davao Death Squad o doon tinatawag na DDS, ang grupo ng mga police at rebel returnee na nagasagawa ng pagpatay dyan sa Davao. Ang mga pahayag ni Garma ay kinumpirma naman ni dating National Police Commissioner Ederbelto Leonardo na inirekomenda ni Garma kay Duterte upang ipatupad sa buong bansa ang sinasabing Davao Model. Bago nagsalita si Garma, humarap sa pagdinig itong si retired Lieutenant Colonel Jovi Espinido na itinuturing na poster boy ng Duterte drug war at isiniwalat ang umano'y reward system. Ayon kay Espinido, galing ang pera sa ibinibigay na reward sa wetting at iba pang illegal na sugal, maging sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, Intelligence Fund at kita mula sa Small Town Lottery ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sinabi pa nga ng dating opisyal na dumadaloy ang pera mula sa level nga nitong isang senador pababa sa mga pulis. Iginiit ni Fernandez na bagamat suportado ng Kongreso ang war on drugs ni Duterte, walang inilaang budget naman para sa pagsasagawa ng extrajudicial killing. Iginiit ni Fernandez na dapat gamitin ng Kongreso ang oversight function nito upang matiyak na tama ang ginagawang paggamit sa pondo.
Sa pagpapatuloy ng panamahan naman ang pagdinig ng House Squad Committee, sinabi ni Fernandez na titiyakin ng Kongreso na walang pondo na ilalaan para sa pag-asagawa ng extra judicial killings. Sa dagdag pang balita, binigyang diin ang liderato ng Philippine Red Cross na hindi lang yung pag-rescue para sa mga tao at ang kanilang ginagawa, kundi maging doon sa mga alagang hayop na naiwan doon sa mga binagyong lugar dahil nga sa Bagyong Christine. Naniniwala ang Philippine Red Cross na hindi lang mga tao ang labis na naapektuhan, kundi maging ang mga alagang hayop ay labis ding nahihirapan. At ang iba pa nga ay nawalay sa kanilang mga pamilya na nag-aalaga sa kanila. Sa gitna ng rescue operations ng Philippine Red Cross, doon sa lalawigan ng Camarines Sur ay napansin nila ang ilang aso na nasa may bubungan. Ayan, ipinapakita natin sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Ang isang bahay na nalubog sa baha pero yung mga alaga nilang hayop ay nandun sa bubungan at tila gutom na. Kaya naman, sa tabi nila may isang sako ng pet food. Walang pag-atubili yung volunteer ng Philippine Red Cross na umakyat sa bubungan at pinakain at pinainom yung mga aso. Gutom nga at lumapit sila doon sa rescuer habang kumakawag pa yung mga buntot na palatandaan na ito'y natutuwa. Makikita rin mga kabombo sa video na yan na lumapit pa ang mga ito doon sa rescuer at naglalambing na para bang nagpapasalamat. Payo naman ang ilang mga animal rights advocate na kung may mga kalamidad na kahalintulad ng bagyo, mas mainam na pakawalan yung ating mga alagang hayop at pakawalan mula sa pagkakakulong o kaya doon sa pagkakatali dahil mas may chance pa ito na makaligtas kaysa naman abandonahin sa mga bahay sa panahon ng kasagsagaan ng tumatamang kalamidad. Antala, inanunso ng Manila North Cemetery na papayagan nilang makapaglinis ang mga kaanak ng kanila mga sa kanila mga puntod hanggang Oktubre 29 marates ng taong kasalukuyan. Bukas nga ang Manila North Cemetery ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi naman papayagan ang mga sasakyan na pumasok ng sementeryo habang ihinto pansamantala ang mga burial ceremony at cremation. Hindi rin papayagan ang mga campaign para pernalia para sa mga 2025 elections at ilang mga tent na mukha ng politician. At ipapakalat naman ng Philippine National Police ang nasa 7,000 na mga pulisya sa buong bansa para yan sa selebrasyon nitong Tulus Los Santos. Samantala, naglabas naman ng special non-working days ang Malacanang para yan sa November 1 o itong All Saints Day at November 2 All Souls Day. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na tayo muna sa ating panaya mula dyan sa Estados Unidos. Tayo'y makikikumusta sapagkat ngayon ay unti-unti na ring umiinit ang panahon ng eleksyon dyan sa Estados Unidos. Mula dito sa Pilipinas, dadako tayo dyan sa New York City at makikibalita tayo. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent, Inong Ludovico Baquerizo III, ang ating Bombo International Correspondent. Welcome sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Amito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Unang-una, anong pinagkaiba ba ng labanan ni dating US President Donald Trump at itong si Vice President Kamala Harris kumpara doon sa mga nakalipas na eleksyon at hinding tinugay-gayan sa mga nakaraang panahon? I think sa ngayon, mas very close yung fight nila, especially the fact na the Democrat nag-concede si Biden and then Kamala Harris took over. So, and at the same time, it's very intense Trump is now, we all know that he's going for re-election after his defeat. So, there's a lot of mga theories or mga haka-haka nila. Sometimes he would say that what happens at assassination attempt to Trump is just a show, just to win the hearts of the masses. Ang iba naman is actually an actual attempt. So we actually don't know, although they're investigating about it. So that's how intense yung ang
election ngayon dito sa Amerika. Mm-hmm. At the same time, based on the surveys right now, medyo very close fight yung ano result ng survey, which actually speaks a lot of what the outcome of the upcoming election in a week. Mm-hmm. Okay, ano, may bigat ba yung mga ginagawang surveys at yung mga sinasabi, tawag nga ng iba eh, trend setting ano, doon sa mapapalapit na eleksyon. At pati na syempre yung debate, knowing na may mga baluarte na diyan ano, pagka sinabing itong estado na ito identified na yan bilang Democrats, yung kabilang estado naman ito ay identified na Republican. So, ano, may epekto pa ba yung mga ganyang activities, yung mga survey-survey dyan sa mga butante sa Estados Unidos sa ginoong Bakirisa? Yes, oo, may bigat talaga. Mm-mm. Especially those who are identified na recently na as mga swing state wherein they're not identifying themselves kung ano sila, Democrat or Republican. It affects a lot and also it changes somehow some of the states. Like, for example, Arizona was totally Republican, but right now they're swinging towards Democrat. But it's very critical, especially sa mga seven states na tinitingnan nila ngayon na which actually identify the swing state. So, the debate, their campaigns also, and the polls speaks a lot. It can help the people decide dito sa mga, especially sa identified na swing states na ito. Mm. Okay, si Bombo Victor may tanong din. Bombo Vic, with your question to Mr. Bakirisa. Ginoong Bakirisa, good morning po. Matanong ko lamang, no, paano po ninyo ikukumpara itong eleksyon sa Pilipinas dyan sa eleksyon sa Estados Unidos? Meron bang election fever dyan na kagaya rin dito sa Pilipinas? Actually, hindi ko masyadong comparing it. I'm living in the Philippines for a long time before migrating here dito sa US. Iba yung atmosphere sa Pilipinas, masyadong ano siya. You can actually feel the election fever, na parang you can hear the campaigns left and right. It's noisy. Dito kasi hindi masyado eh. It's you can only hear it sa media, sa TV media. And you can see some what you call this one, not even tarpaulin, like some signage outside the house if they identify themselves as a Democrat or Republican, but not as crazy compared sa Pilipinas. And mostly, ang tinututukan mo lang dito, it's TV, social media regarding the election. They don't even have like, mostly they pay more on ads sa television. That's usually you can see sa with the election here sa US. Like UK, walking around, hindi mo makita yung mga big billboards like campaigning for the there were some billboards pero hindi ganun ka loud compared to Philippines. And usually after the election, I mean nakikita ko dito except for what happened last election ng 2000, mostly they would accept their defeat. Nagko-concede sila except for the last one, which would happen with the defeat of Donald Trump, na naging magulo siya at some point. And then, what's interesting dito ngayon is that the election is just a week away. I was in the city kanina, parang hindi mo actually mapifeel masyado yung tension with the election. With the forthcoming election, not unless you open your TV, you check the social media, but the environment hindi mo talaga mararamdaman. That's how I see it. Ano naman po ang impact ng mga Pilipino at mga Asian voters sa darating na US election? Yeah, actually if we look at the population, the Asian population, there's right now this almost 161 voters dito sa US where are identified as Asian American, and then 3 million of that voters are actually Filipinos, and I mean 2 million Filipino voters. So malaki talaga ang impact, and especially on the parts Democratic
sabi niya sa Democratic Party. And sa recent survey na nilabas nila actually regarding Filipinos, like 68% of Filipino are identifying themselves as Democrat and the rest are Republican. So actually a greater percentage than sa Asian American voters are actually Filipinos. Mm-hmm. So malaki ang impact na mabibigay ng Filipino community with regards to the US election, considering they're one of the, I mean, I think they're the third highest population voters dito sa US among Asians. Ay, batay naman po sa inyong monitoring, mayroon din bang mga pagtaas ng krimen dyan kapag panahon ng eleksyon? Sa aking pa experience, sa aking narinig, so far, I haven't actually heard like any violence regarding that election. Mostly I would hear a lot of arguments among people, very intense arguments, especially regarding like, you know, fighting for what they believe in, if they're Republican, identify as Republican or Democrat. So far, regards to violence or any crime, I haven't heard anything that claim na election-related siya dito sa New York City. I mean, there are crimes that happening, but I don't think it is election-related na mga Ayan. Okay, balik naman po dito sa akin. Ano? May mga Pinoy din ba dyan na mga agresibo pagdating sa pagtulak doon sa kanilang sinusuportahan para ikampanya, lalo na sa Filipino community, ginong third? I see. Okay. How about naman po, finally siguro, no, doon sa mga sa Filipino community, meron din bang, kumbaga, parang... Democrats and solid Republicans who are actually... I don't know if fanatic is the right word, but they're very diehard fans ng party, that they're trying to influence your vote, try to convince you to switch party. So meron talaga. I encountered those people dito sa New York and at the same time in other states, friends who are actually who are leaning towards Democrat and who are leaning towards Republican. So actually, the way I'm na-notice ko dito, the Filipino na on the Republican side, they're more quiet, but those who are, they're extreme, I would say, extreme because they're extreme because when they're trying to convince you, medyo ano sila, very persuasive sila to convince you to go on their side. That's how I see it. And I'm just basing it on my experience. Yeah. But at the same time, the extreme on the other side, minsan, mga Filipino Republic who identify themselves as Republicans are also very quiet that they're actually voting as their favoring Republican. So, but on the other hand, yung mga Democrat sa Filipino are very open, are open about. I see. Ganun pala, no? Okay, with that, maraming salamat, Ginoong Ludovico Bangarisa III. Diyan sa Estados Unidos, maraming salamat sa mga impormasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, na kausap natin si Ginoong Ludovico Bangarisa III, ang ating Bombo International News Correspondent mula sa New York City, diyan sa Estados Unidos. Maraming pa tayong mga balita, susunod na. Hello, bundles of sure prizes, sure walang talo. Sure ang panalo sa Dunkin' Bundles of Sure Prizes. Buy a participating donut bundle, feel the promo stuff, and win a sure prize from one classic donut to 100,000 pesos. Congrats in advance and... Hello, bundles of sure prizes. See posters for details. Promo runs from October 10 to 25, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198530, series of 2024. Dunkin', pasalubong ng bayan. Diba tayo ng update mga kabombo, dyan sa lalawigan ng Isabela, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakapagtala ng 15 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng palaisdaan. Alamin natin dyan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Sumampa na sa 15 million pesos ang naitalang pinsala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of B4 Isabela sa sektor ng palaisdaan sa buong lalawigan
dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Fishery Officer Greco Gibe ng B4 Isabela, sinabi niya na mula nitong nakarang linggo ay nakapagtala sila ng ilang pinsala sa sektor ng palaisdaan sa 21 munisipalidad sa lalawigan. Kabilang dito ang Aurora, Kabagan, Kabatuan, Kawayan City, Delfin Albano, Echagüe, Gamu, Ilagan, Jones, Luna, Quezon, Quirino, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Manuel, San Mariano, San Mateo, Santiago at maging Palanan. Sa Cebuan ay sumampa sa 15 million pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Pinaka-naapektuhan dito ang lungsod na Santiago, Nasinuntan, Nanga, San Mateo at Echagüe na pawang mga natukoy na may low-lying fish pond. Sa ngayon ay abala naman sila sa pagpapalit ng mga nawalang isda at mga na-damage na fish pond. May nauna na rin silang request sa Office of the President para sa gagawing intervention sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhang fisher folks. Asahan namang agad na maihahatid ang tulong sa mga fisher folk na rehistrado sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Hinikayat din niya ang lahat ng mga naapektuhang fisher folk na magparehistro upang matukoy ang kabuong halaga ng pinsalang naitara sa kanilang palaisdaan. Base dito sa record, gumalabas ang siyudad ng Santiago, ang pinakamalaking damage area due to flooding, followed by San Mateo and Echagüe. So sila yung mga low-lying fish pond operators natin, fish pond projects. So sila talaga yung affected nitong bagyong 15 dahil marami ba yung mga creeks na nag-overflow. So alam natin yung mga design ng fish pond is some of them ay malapit sa creek. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina, nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Samantala, higit kumulang 100 na mga tahanan abay naabo sa sunog dyan ho sa may bahagi ng Basak, San Nicolas, Cebu City. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Bombo Radyo Cebu. Nasa 125 na mga kabahayan at 5 iba pang mga partially damaged matapos sumiklab ang sunog sa sityo Isla Alegre, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City, bandang hating gabi noong araw ng Linggo, October 27, 2024. Sa panayam ng Bombo Radyo Cebu, kang Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsilata ng Cebu City Fire Office, natukoy na aabot sa 3 million pesos ang halaga ng pinsala. Bukod dito, mayroong 270 na mga pamilya ang nawalan ng tirahan na tinatayang nasa 810 na mga individual. Na-control ang sunog na umabot sa third alarm status pasado alas 2:00 ng umaga at idiniklarang fire out alas 3:25 na ng umaga at mabuti na lang walang nasugatan at namatay. Pinaniniwalaang nagsimula ang insidente sa bahay na pag-aari ni Erlinda Suerte at ng kasama nitong si Virgilio Suerte. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng kagawaran ng bumbero upang matukoy ang sanhi ng sunog. May sunog tayo nangyari pasado 12 midnight, no? To be exact, 12:18, wherein we raised the alarm to third alarm, and fortunately we were able to napula natin ito at 3:15, at 3:25 na fire out natin yung sunog, and we have an estimated damage of 3 million pesos, no? Fortunately, walang tayong natalang casualty and injury sa naturang sunog. Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsilita ng Cebu City Fire Office. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ito naman mga kabombo, problema raw sa classroom at yung classroom shortage dyan sa Western Visayas ay lalo pang nadagdagan dahil nga dun sa mga na-damage ng pananalasa ng bagyo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Iloilo. Patuloy pa ang verification at assessment ng Department of Education Region 6 sa mga eskolahan na naiulat na nasira dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine.
Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Hernani Escolior Jr., spokesperson ng Department of Education Western Visayas, sinabi nitong sa initial na data na hawak ngayon ng opisina, may 59 na mga paaralan na may minor damage, 5 classrooms ang may major damage, at 15 naman ang totally damaged. Natanggap ang mga report na ito mula sa Iloilo, Negros Occidental, Rojas City, San Carlos City at Himamaylan City. May naitala ring non-infrastructure damage katulad ng higit 7,700 na learning references at 6 na mga computer equipment. Ayon kay Escolier, ipagpatuloy rin ng regional office ang pag-follow up sa central office para mabigyan ng budget sa repair para hindi na mahirapan ang mga estudyante na apektado ang classrooms. Napagalamang bago ang bagyo, una nang kinumpirma ng Department of Education Western Visayas nito lamang Oktubre na nangangailangan ng rehiyon ng higit 14,000 na karagdagang classrooms para ma-address ang shortage. Nasa 62,263 kasi ang instructional classrooms sa rehiyon base sa National School Building Inventory sa school year 2022 to 2023, ngunit 8,220 lamang dito ang nasa magandang kondisyon at ang iba naman ay nangangailangan na ng intervention para maabot ang demand ng student population. We will continue to follow up this report dito sa central office upang mabigyan tayo ng budget for the repair of these classrooms natin. We will not rest on our laurels. Patuloy tayong magre-report doon sa central at magpa-follow up just to make sure that these classrooms of ours here in Region 6 will be immediately repaired because we know every time na mayroong damaged classrooms, it will somehow affect the safety of our learners at the school level. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iba pang mga balita, ang Commission on Elections abay nanindigan sa kanilang posisyon sa pag-disqualify nga sa na-dismiss ng mga alkalde. Mga opisyal sa buong bansa na nasa ilalim naman ng perpetual disqualification, nasa mahigit 100 na. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ng Star FM Cebu. Iniulat ng Commission on Elections o COMELEC na umabot sa mahigit 100 opisyal sa buong bansa ang nasa ilalim ng perpetual disqualification kabilang sina dismissed Mayor Michael Rama at Jonas Cortez. Pagtitiyak pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agarang ipagtanggol ang posisyon ng kanilang tanggapan na kanselahin ang lahat ng Certificate of Candidacy ng mga aspirant candidate na nasa ilalim ng perpetual disqualification sa loob ng 10-day period na ibinigay ng Korte Suprema. Ginawa nito ang pahayag matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon kina Rama at Cortez at naglabas ng temporary restraining order laban sa COMELEC Resolution No. 11044A. Batay pa sa naturang resolusyon ng komisyon, lahat ng opisyal na nasa ilalim ng perpetual disqualification ay agad na madi-disqualify sa pagtakbo sa darating na halalad. Gayunman, nilinaw ni Garcia na kung pananatilihin ng Supreme Court ang temporary restraining order, ay maaaring lumabas pa rin ang pangalan ni Rama at Cortez sa opisyal na balota para sa 2025 elections. Umaasa naman itong kilalanin ng Korte Suprema ang legal na katwiran sa likod ng panindigan ng COMELEC at muling pinagtibay ang kanilang pangako na sumunod sa anumang final na desisyon ng Korte. Una, siyempre po kami, nag-issue kami ng COMELEC Resolution No. 11044-A na kung saan ang sinabi na namin, yung lahat na may perpetual disqualification to hold public office, kaagad namin tatanggalin yung mga pangalan. Yan ay bilang pagrespeto sa kapangyarihan ng opisina ng Ombudsman. Napakaliwanag na kalagay doon, ang desisyon ng opisina ng Ombudsman ay immediately executory and there is no motion. There is no petition that can stop the implementation of that decision unless there is a restraining order from the Court of Appeals. Take note, from the Court of Appeals kasi administrative cases yun. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot mga kabombo ng 58 pesos at 32 centavos
ang Hong Kong dollar 7 pesos 43 centavos, ang Singaporean dollar 43 pesos 84 centavos, Saudi Arabian Rial 15 pesos and 38 centavos, habang ang Euro ay 62 pesos and 58 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maritong matunghayan sa pamamagitan ng YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live sa rehiyon ng Mindanao. Para sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Pero doon sa mga Ilonggo speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombot ka, Sir Nation, sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka, Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 58 days to go bago ang araw ng Pasko. At ito pa, mga kabombo, meron na lamang ho tayong nalalabing 19 na araw, 19 days bago ang Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. Katuwang ng Bombo Radio Philippines, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-ubagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng